Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa adoption, separation, annulment, taxation, karapatan ng senior citizens at iba pang katanungan? Ipaliliwanag ito ni Attorney Mark Tolentino dito sa palatuntunang Talk to My Lawyer. At ngayon, narito ang abogado at maestrado. Isang magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat at welcome po sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. At ngayong umaga po ay kasama ninyo ang partners sa batas. Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jockey Maestrado. Tayo ho ay magsasama hanggang 7:30 po tayo ng umaga. Ayan. Okay, sige. So bago tayo mag-proceed sa ating discussion for today, partner, ano yung pinakaabalahan mo? Ay, this week. Nitong Webes lalo, no? This week, sobrang busy tayo kasi may yung alumni ng San Beda, alumni, o kasama ko doon yung presidente, si Presidente Digong Duterte, at saka yung mga cabinet members na pinakilala niya ng mga Bedans din. Like Secretary Tugade from of the OTC. Mm-hmm. Sa Department of Information, si Attorney Salalima. Yan. Sino pa yun? Marami? Cabinet, Secretary to the Cabinet, di ba? Nandun din daw? Ay, hindi ko nakita. Yung nakita ko, si Executive Secretary, nandun din. Si Executive Secretary Middeldea, si DOJ Secretary. Aha. Vit Aguirre, sino pa yun? Si Secretary Bongo. So, marami din. Not to forget our own bayani ng kalusugan, 2016. Dr. Jaime Galvez. Then, last night, kasama din ako sa Federalism Conference of PDP Laban. So, kasama ko doon yung si Secretary of DILG, Mike Sueño, and Secretary of Energy, si Secretary Cusi. Okay. So, yun mga na-expose na ikaw na dyan. Pag-usapan? About federalism, parang seryoso yung presidente about federalism and yung binigyan ng obligation or task to promote federalism, to educate the people, ano yung federalism, yung PDP Laban. So, yung lahat ng mga officers ng PDP Laban, may seminar or conference about federalism. So, kino-compare ano yung federalism ng Russia, ng Germany. So, Germany talaga nag-start pala yung federalism. So, doon. So, parang lecture din pala ang nangyari? Oh, yes, partner, lecture. Diba? Kasi, i-economy nun eh. After we discuss it here in Metro Manila, yung mga officers, every provinces, every cities will do the lecture in their own provinces. Ah, yun ang maganda. Para at least malalaman. May uniformity and malalaman ng mga taong bayan. Ano talaga yung federalism? Ano yung charter change? Ano ba yan? So, at least, very serious ngayon ang PDP Laban. In promoting federalism. Yes, under the leadership of Senator Nene Pimentel and Coco Pimentel. Ang mag-ama. Yes. Okay, sige partner. Ayan, napaka-exciting nung naging weekend, nung nitong weekday mo. Yes, ba sobrang busy. Particularly Thursday. dahil dyan, ito, ang dami nating na-receive ng mga katanungan. So doon po no, sa ating mga kababayan na gusto kong magpadala ng kanilang mensahe, welcome na welcome po kayo, 0929-321-8738. Okay, sige. Ito partner, message sa atin ni Marites Valenzuela, pero taga-Tabang, Bulacan siya. Yes, Tabang, yes. Okay. Good day po, Attorney Mark and Jackie. Ask ko lang po talagang, meron kasi akong taga-alaga ng bukid na binubuwisan ng chuhin po ng mister ko. Medyo, basta iba nagbubuwis. Pinatara po kami dito, pero may kasulatan po na kapag gusto kaming palisin, aalis po kami. Okay. Kaya lang, ang ginawa ko, nang makaipon po kami ng pera, kinausap ko yung tunay na may-ari ng lupa. Binili ko po ito, no, tinirika ng bahay, ngayon ho, nagalit ho syempre yung chuhi ng mister ko, kasi daw ho, binay pa siya. Ngayon po ay pinapaalis na ho kami. Nabili na ho namin at may deed of sale kami ng attorney. Ano po ba ang dapat gawin? Kung may deed of sale, it means, for example, may deed of sale, granting na legal lahat yung nakalagay doon. Mm-hmm. Okay? It means na transfer na yung ownership. Granting na yung nagbenta ng lupa, siya yung owner. Okay. So if you are not the owner, hindi mo pwede ibenta ang isang property na hindi ikaw yung owner. Mm-hmm. So klaro na. In law on ownership, law on sale, ang sabi ng batas,
hindi mo pwedeng ibenta ang property, ang bagay na hindi sa'yo. Mm-hmm. So, make sure na yung nagbenta, siya yung owner ng property. Siya yung may-ari ng property. Oh, oh. So, yun ang tanong natin. Kasi, hindi lahat ng deed of sale valid. Hindi lahat ng deed of sale tama. So, klaruhin natin na yung nagbenta, siya ba yung owner? Okay. Pangalawa, nabayaran ba yung capital gain tax? Oo. Oh, oh. Then, pangatlo, notarized. Okay. Pang-apat, naka-registered ba yan? Ipa-registered mo yung deed of sale para at least matransfer na yung titulo, yung mga tax deck doon. Para at least matransfer na yung ownership. Mm-hmm. Yun ang mga question eh. Kasi not all deed of sale are valid. Valid. So, may mga requirements pala to be considered. Pero ganun, syempre, nagsisour graping yung tsuhin, di ba? Yes. Na ako na nga yung kakontrata nyo and yet, dumiretso ka mismo dun sa may-ari. Provided, yun yung talagang may-ari. Oh, yes. No, nabili na niya yung property. So, halimbawa, magpa-file ng case yung tsuhin sa kanila at ngayon nga, pinapaalis sila. Paano gagawin? Walang say si tsuhin. We are talking here of legality. Uh-huh. But mas maganda sana kung kinausap nila yung tsuhin. Pero walang problema, di ba? Oh. But if you are talking of legality, yung tsuhin, walang right of walang property. Right. But as a sign of respect sana, or di ba? Courtesy. Family eh. Courtesy na lang sana. Di walang problema sana, di ba? Yes. Uh-huh. Pero because may konting bypass, demerito sa ibang tao, so, yun talagang epekto. Ibig ba sabihin niyan, the best course of action na pwede niyang gawin, kausapin na lang niya si tsuhin. Oh, yes. Mag-apologize, diba? So, in every case kasi, yung litigation should be the last option. Mm-hmm. Huwag niyo palaging iniisip na pag may problema, tatawag kayo sa abogado, i-demanda natin yan, si Kwan, si Pulano, Pulana. Uh-huh. Hindi ganon, ha? So, yung last... Si Pulano, Pulana. Sample lang po. Sample lang yung pangalan, Pulano, Pulana. Pulano pag lalaki, pulana pag babae. Okay. So, yun yan ha. So, hindi lahat ng pag may problema, demandahan agad. So, last option na yan. Kung pwedeng pakiusapan, dapat kiusapin mo muna. Oo, yun nga. Okay. Sige. Ito, next question naman po. Galing kay Billy Visconde ng San Ildefonso, Bulacan. Marami tayong mga listeners sa Bulacan, partner. Yes. Hello, Bulacan. Good morning po. Good day po, Attorney Mark and Miss Jackie. May isang electrician po na kumontrata sa akin, nakakabitan po ako ng metro ng kuryente. Nagbayad po ako ng 10,000 pesos, pero 1 year na ang lumipas. Wala pa rin ho akong metro. Inireklamo ko na po siya sa barangay, nangako hong magbabayad, pero di naman tinupad. So ano ho ba ang dapat kong ikaso? Breach of contract with damages. Bakit mo binayaran ng 10,000? Hindi pa nga nag-start ng nag-work eh. Oo. So, dapat ang ginagawa mo, pa-konti-konti, depende sa development ng kanyang ginagawa. Mm-mm. Okay. Ayan, sampahan agad ang kaso. Ano yung small claims? Hindi. Yung claims kasi, utang yun eh. Oo. Small claims. Okay. So, iba pala yun. Dahil ito may kasunduan eh. Yes, so, breach of contract. Breach of contract with damages. But sa MTC na din yan kasi ang penalty involved, mababa lang. Si Roger Villa ng Marilao, Bulacan. Attorney Mark Tolentino and Ma'am Jackie, good morning po. Tanong ko lang ho, senior citizens na ho kami ng misis ko. Ang edad namin, 74 at 76. May 300 square meters na residential lot ho kami. Ano ho ba ang paraan na aming gagawin para humalipat ang lote sa tatlong anak namin na may pinakamababang babayaran? Deed of sale o deed of donation? Deed of sale. Mm-hmm. Deed of sale. But actually, ang deed of sale kasi fixed yun eh. Uh-oh. 6% ng capital gain. Yung donation, yung donor's tax, depende yan sa value ng property. Mm-hmm. So more or less, kung depende sa value ng property nung nabili o yung present value? Yung present value. Mm-hmm. So may formula doon ang BIR. So ipa-compute nyo muna. Pero normally, ang pinakamababa, habang nagmahal yung property, mas mahal ang donor's tax. Mm. So, depende yan. Pero kung mababa lang yung value ng property, mas cheaper pa rin ang donation. Okay. Pero kung sabihin natin na mahal na yung property o nasa kaligitnaan na, so, mas cheaper pa rin ang deed of sale. Okay. So, ayan. Thank you po. Bakit gusto niya ng cheaper? Ayaw niya magbayad sa government? Parang lahat naman ata ganun. Pero 'di ba sabi nga kasi dun sa present government natin ngayon mukhang yung ibang okay tao naman. Ayaw nila magbayad sa government. Yung iba nga tama si Lolo. Anong pinakamura kasi yung iba, yung mahal gawing mura.
Yung pero, mahal gawing mura. Yes. For, anong ginagawa nila? For example, ang property ng isang bahay is 5 million. Mm-hmm. Okay. Pero dalawang deed of sale. Ang ginagawa, may 5 million, yung isa, 1 million. Mm-hmm. Tapos, yung 1 million ang pina-registered para mababa ang penalty. Oh, di pag narakaw din sa government, di ba? Oo, 4 million. No? Oh, pero yung ginagawang 1 million para mababa ang gain tax kasi ang tax mm-hmm. kasi based yun sa consideration or the assessed value whichever is higher. Oh. So, yung ginagawa ng mga kababayan natin, yung pinagka, kung whatever is the value ng property, iba yung deed of sale, hindi mm-hmm. yung totoo. Mm-hmm. Bakit hindi totoo? Para at least mabawasan ang penalty. O, mm-hmm. mabawasan yung mga buhis. Ayaw na magbayad ng buhis kasi ang reason nila, katuyuran nila, ayaw na magbayad ng buhis kasi daw binubulsa ng mga politiko. Oh, nice. So, ang ginagawa nila, inunahan na nila, bubulsahin din nila. Di ba? So, so, paano yun kapag dalawa, anong effect ng dalawang deed of sale? Ang epekto noon, walang problema. Yun lang naman para walang problema sa walang problema kung walang problema. In terms of legality. Okay, oh, kung legality tayo pinag-uusapan, walang problema. Mm. Okay. But in the near future, for example, may breach of contract. Oh, wag sulian tayo ng ng bayad. Mm-hmm. Oh, based tayo sa 1 million, ito lang yung mga pina-registered mo eh. For actually, ibinayad mo 5 million. Mm-hmm. Oh, di ba? Lugi ka pa. Lugi ka pa. Nako. So, wala problema yung buhay yung i-declare mo kung hindi kayo magkagulo. Mm-hmm. Oh, yun lang yun. Pero kapag ganyan, no? Property, pera, nako, asahan mo na. may isang kaso, yung isang property na worth, I think, 2 million, yung nakalagay sa deed of sale is 300,000. So, nag-away sila. Oh. So, nagkasalian. Mm-hmm. Oh, so, yun, based tayo sa 300,000. Yun ang na-registered niya. Aray ko po, para lamang kalahati. Oh, lugi ka pa. Mm-hmm. Alright, so, unang parte pa lamang ho yan, no? Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas pero marami-rami na yung ating nasasagot. Babalikan ho natin yung ilan pa hong mensahe na inyong pinadala nitong nakalipas na Sabado. Makalipas po ang ilang paalaala, magbabalik po ang palatan to ng Talk to My Lawyer. Ang ating Philippine Standard Time, 16 na minuto makaraan ang 6 ng umaga. Time Check is brought to you by Triple H Ashitaba Herbal Capsule, the longevity herb of Japan. Triple H Ashitaba is BFAD approved and halal certified. Mabibili sa Mercure Drugs, South Star, Generica at sa lahat ng butika nationwide. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, mas magaan at kayang-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehiyo at benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Buti na lang, may SSS. Mabuting balita, SSS members. Imbis na cheque, ay diretso na sa personal bank account ang sickness at maternity benefits na mandatory na ngayon para sa mga SSS self-employed o voluntary members. Na higit sa 1,000 piso ang benepisyong tatanggapin at ang kanyang address ay 30 kilometro lamang layo mula sa pinakamalapit na SSS accredited bank. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa SSS hotline sa numerong 920-6446-55 o mag-email sa member_relations@sss.gov.ph. Ang paborito niyong CDO Meatloaf and CDO Beefloaf, hindi lang bigatin sa laman at sarap. Bigatin din sa mga papremyo. Gawing bigatin ng kainan araw-araw kasama ang CDO Meatloaf at Beefloaf para makasali sa RMN Radyo Milyonaryo 2016. Bumili ng kahit anong size ng CDO Meatloaf at Beefloaf at ipagpalit ang label sa RMN stations para makakuha ng mga raffle coupons. Kada linggo, may mananalo ng cash prize agad-agad. Huwag ka nang magpahuli, baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Mag-ipon na ng CDO Meatloaf and Beefloaf labels para makasali. Mas maraming labels, mas maraming chance manalo. Tutok lang sa IFM at RMN stations para sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 updates. Sali na! Promo runs June 6 to August 5, 2016. CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Bigatin sa sarap, bigatin sa laman. Para sa bigating kainan na magaan sa bulsa. Per DA NMIS permit number 0013 series of 2016. Isuzu Trucks.
The country's number one trucks for 16 consecutive years is giving you more reasons to love it. From light, medium to heavy duty trucks, Isuzu has an entire lineup of number one trucks that could steer your business on the right track to success. For you, we're giving 30,000 pesos discount on the N-Series trucks, 40,000 pesos discounts on F-Series, and 50,000 pesos discount on the C and E Series. And free LTO registration, good for 3 years, and 10,000 pesos worth parts coupons. Avail of Isuzu's number one trucks and enjoy discounts and freebies. Promo good until July 31, 2016. Hurry, visit www.isuzufail.com or check out print ads and flyers for more details. Per DTI FDEB SPD permit number 6370, series of 2016. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. At ito pa ho, no, yung mga daming pinadalang mensahe ng mga listeners natin. Thank you po sa tiwala at suporta ninyo. Si Greg M. ng Antipolo, sabi niya, attorney, saan ho bang agency ng pamahalaan mapapatunayan kung fake o authentic ang titulo ng lupa? Maganda yung question niya, partner. Para malaman natin, pupunta kayo sa, for example, normally sa Registry of Land Registration, Land Registration Authority. Okay. But for example, doon ka sa mga probinsya. So you can go to the Registry of Deeds. So, para ma-verify mo yung titulo kung tama, kung totoo ba yun, hindi. Ayun. So, then, Registry of Deeds. Yes, another that is pupunta kayo sa Assessor's Office. So, dapat ba lahat yun? Or mamili lang siya kung saan doon? Mas maganda lahat. Yung lahat. Assessor's Office, para malaman natin kung may tax deck ba yan, na buhis ba yan, sino ba nagbabayad ng buhis, then makikita mo doon yung mapa. Okay, then pangalawa, yung titulo sa Registry of Deeds, at least ma-verify, consistent lahat. Okay. So, hindi pala dapat magbunda sa recto at doon humalaman kung fake o hindi. Yes. Okay. So, another, yung papel kayo sa ngayon ng tax declaration, yung mga titulo, may security code na. Sa dati kasi, iba yun eh. Iba yung parang si ordinary paper lang ngayon, may security code na. That's another way to find out kung totoo yung papel na yun. Ito, si Lito ng Project 6. Good day po, Attorney Mark and Jackie. Kung notarized ba ang SPA, Special Power of Attorney, ay hindi ho nag-copy furnish ang court. May bisa po ba yun? Yes, yung SPA? Yes. May bisa yan kahit na walang copy furnish yung court. So, the mere fact that you as a principal, you authorize your agent to act on your behalf, okay na yun. Then, in fact, hindi na kailangan notarize yun eh. Between the two of you, valid na yung SPA na yan, between the two of you. But to affect third person, mas maganda ipanotarize para maging public document. Okay. So, yun lang requirement yung for furnishing to the court, hindi na yan requirement para maging valid. But for purposes of informing the court, mas maganda padala lang court. For example, may pending na kaso. So, mas maganda padala lang court for purposes na malaman ang ma-inform ang court. But for the purpose of validity of the SPA, hindi na kailangan ng korte. Okay, sige. So, may bearing pa rin pala. May bearing. Kahit walang kopya ang korte. Pero sabi nga, ni attorney, just the same, para ma-properly inform, di ba, ang court. Na may existing. Ang SPA case. Kasi kahit na nga hindi notarized, valid 'yon between the two of you. It means the principal and the agent, for example, may ginagawa kong letter. Okay. Letter of authority, I authorize Jackie Maestrado to ganun. Bilhan niya ako pagkain doon sa restaurant na 'yan. Hindi mo pwedeng kayamanan mo na lang akin. Okay na. So, it's already valid between the two of you. The authority to buy food. Authority na bibilihan mo ako ng pagkain na ganyan. So, it's a valid between the two of you. But to affect third person, kung gusto malaman ni Deo o ibang tao na totoo ba yung authority na na inutusan ni Attorney Mark, si Jackie na bibili na pagkain. So, kailangan ipanotarize. Kaya, it will affect the third person. Yung pabili na pagkain, sample lang yun ha. ang epekto nito, hindi kailangan na it is the document should be notarized to make it valid.
it is already valid between the two parties, the principal and the agent. Okay. Kailangan lang ng notary to make it valid to third person and to make the document a public document. Mm-hmm. Ayun, so yan lamang ho pala. The mere fact na mayroong kontrata doon ho sa dalawang partido, yung principal agent, yes. Ibig sabihin nun, meron na agad... May SPA na. SPA. May authority na hindi na kailangan talaga na ipa-notarize yan. Mm-hmm. But that is valid only between the two parties, the principal at saka yung agent niya. Okay. Make sure ha, yung agent na pinag-uusapan natin, ito yung tinatawag na attorney in fact. Attorney in fact meaning ahente, agent. Mm-hmm. Okay. Okay. Ahente, Espanyol yan. Ngayon kasi pag ahente, parang nagbenta ng mga lupa, nagbenta ng mga kondominium. But hindi yan. Pag sa ahente, hindi. Ahente is Spanish term yan ng agent. Agent? Agent is an extension of the personality of the principal. Mm. Kasi ang principal busy, nagkasakit, may ginagawa. So, extension siya. It means ang ginagawa ng agent, same as ginagawa ng principal. Based sa kanyang authority. Mm-hmm. Agent, ahente. Mm-hmm. But in common law, for example, in English law, yung agent, ahente, is Spanish yung ahente. Okay. But in common law, ang tawag sa kanya, attorney in fact. Mm. Ay, mas maganda na. So, kapag bala nakakita tayo ng ahente, pwede kong sabihin, yan ay attorney in fact. Diba? Pero ngayon, pag ahente, nagbebenta pa rin ng condominium yan. Diba? Oo. Pero yan, ahente is actually an agent. Agent. Extension ng principal. Ganun yan, ha? Okay. Hindi mo principal na sa eskwelahan. Oh, yeah. Okay, so yan. Joke lang ko. Good day po, Attorney Mark. Ako po yung nag-text sa inyo noong nakaraan. Sabi rito, saan ako po, eto na, partner. Saan ako, apat ang nag-aagawan na babae. Mm-hmm. Tinalo ka, Beyo, ah. Apat, ha? It means guwapo ka. Mm-hmm. O may amoy ka na pampagana sa babae. Ay, ang term doon, partner, humaling. Oh, diba? Parang... Para addiction lang. Oh. May kanta ka, addict sa'yo. Na-addict sa amoy ng lalaki. Apat na babae. Ito pa. Hindi pa tapos. Okay, apat sila. Nag-aagawan doon sa isang lalaki. Ang tatlo doon ay dalaga. Uh-huh. Mm-hmm. Ang isa po, hiwalay na ho sa asawa, kasalito at matanda sa anak ko. Ayon ho doon sa anak ko, sinasakdan daw kasi yung babaeng ito nung tatay. So, tinanggap ko ho para ho mangupahan sila dito sa transient. Wala naman ho sa isip ko na ang habol pala ng babae. Ito ang habol, ha? Ano to? Maggamit ba to? Anong gamitin? ito, partner. Tama, maggamit ng lubusan ang anak ko. At umastang hawak na niya ho yung anak ko. Pati ho yung karapatan ko na, let's say, tagapagmana. Kasi hindi pa naman sila kasal, diba? Mm. At mga anak nito, pinagmamalupitan. At, sabi, natuto na nga daw hong magsinungalin eh. At lumapastangan sa akin. So, ang tanong niya. Anong tanong mo? Ang haba ng hair mo, bye? Man, down payment. Bye. So, 'di ba pinaupahan niya? Pinatira niya nga yung anak niya at saka yung babae. Papaalisin ko na ho dahil puro nga sakit ng ulo ang ginagawa . Ayaw na hong umalis. So, ano po ang dapat gawin? Ako ho ay isa sa mga masugid na tagapakinig ng Talk to My Lawyer. Salamat po sa inyo, More Power. Malaking tulong po ang inyong legal advice sa amin. O, sana yung tatlong babae? Yung isa lang pinag-usapan natin . Oo, seneryoso . Ah, di ba? Oo. Adi, ang haba ng hair mo, bye. Oo. Bye, ang haba ng hair mo. Di ba? So, paano niya palisin yung babae? Oo. First, ang tanong dyan. Umaasta na raw . Ang tanong dyan, ano ba? May relasyon ba kayo? Mm. Pangalawa, ano ba dyan? Umuupa ba sa bahay niyo? Umuupa ba sila? Or pinatira mo? Lawin natin yan. Mm-hmm. Pinatira mo bilang kaibigan? Or pinatira mo bilang isang live-in partner? Mm-hmm. Or pinatira mo kasi nagbabayad ng upa? Oh, di ba? Okay. So, let's say, nagbabayad ng upa. Hindi nagbabayad? Oo. Oh. Okay, palisin niyo. Kung hindi umalis, huwag mo palisin bilang isang aso, ha? Tao yun . Mm-hmm. So, demand letter. Kahit ho galit na galit ho kayo, huwag nyo hong itaboy na parang kayo. Parang aso. Kayo. Okay. Oo. Kahit aso nga, kailan labingin mo yun . Di ba? Oo. What must worse isang tao. Yes. Di ba? Kahit ho inis na ho kayo. Oh, kahit na mukhang aso yan, tao pa rin yan.
diba? Saklap naman nun. Oh, di ba? Anong gagawin mo? First, verbal lang, okay. Mami, Inday, pwede ka nang umalis kasi hindi ka nagbabayad. Huwag mong uwayan. Okay. Ano lang, ha? Kung ayaw kasi makapal yung mukha. Makapal yung mukha. So, anong gagawin mo? Demand letter. Demand letter. Ano lang, isulat mo, Inday, dalawang buwan ka na hindi nagbabayad ang utang mo, okay. Yung upa mo, 10,000 ng utang mo, pwede ka nang, bibigyan kita ng 7 araw na umalis dyan. Kung hindi ka alis, i-demanda kita. Mm-hmm. Thank you. O, yan. Ibigay mo yung demand letter. Tapos, kailangan paper mache yan ng receiving copy. So, dapat dalawa ho yung ibibigay ninyo. Receiving copy. Mm-hmm. Pagkatapos nun, kung hindi niya tatanggapin ang demand letter, idikit mo sa pintuan. Pintuan. O, yun lang. Tapos, picturean mo. O, yun. Tayo talaga na. Natanggap niya. O, yan. Pagkatapos niyan, pag ayaw pa rin, pupunta kayo sa barangay. Mag-file kayo ng ejectment. Okay, yung barangay, after negotiation, mag-issue ng Certificate to File Action, CFA. Mm-hmm. Then, pwede ka na mag-file ng ejectment case sa korte. Okay. Yun yan, pero partner, paano nga kung hindi naman niya sinisingil or wala namang kabayaran? Pwede pa rin bang magpaalis? Yes, pwede. Yes, yes. The more... Kung pwede ka palisin yung nagbabayad, how much more yung libre? diba? Tapos sakay pa ng ulo, diba? Sakit pa ng ulo. Palisin na lang. So, ano ba? Inaakit ba siya? Ano ba? Kumbaga, syempre, dahil nga yung kanyang anak, siguro sabihin na natin patay na patay doon sa babae. Nag-aasta na, nag-attitude na si yung babae. Against doon sa nanay nung asawa nung kinakasama niya kasi wala naman nabanggit kung kasal, di ba? Yes. So yun po pala. Ayan. Para ho, syempre hindi na ho kayo ma-stress, di ba? Ganun. So basta in every case, hindi mo pwedeng palisin 'yan ang isang tao kasi tao basta, yan. Basta. Kahit na nagbabayad ba niyan o hindi, hindi mo pwedeng palisin 'yan. Kailangan may certain demand letter. Mm-mm. That's part of human rights ng tao. Okay. Sige, so tayo ho ay muling mag-i-station break at sa ating pagbabalik, dadako na ho tayo sa ating napapanahon na paksa ngayong umaga. Napili ho ni Attorney Mark Yes, yung pag-uusapan natin, yung issue about China and yung Pilipinas. So, ano ba yan? Ano bang nangyayari dyan? Ano bang background dyan? Paano nag-umpisa yan? Okay. Then until paano nanalo? Ano bang rason? Bakit nanalo ang Pilipinas? Ganoon yan. Yan po. So, kung kayo ho ay meron hong... mga legal inquiries kaugnay ho nung kalalabas lang na ruling ng Permanent Court of Arbitration doon ho sa ating claim sa West Philippine Sea. Yan ho yung ating babalikan makalipas po ang ilang paalaala. Magbabalik po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. www.774. Meron na lamang po tayo 28 minuto bago sumapit ang 7 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng PhilHealth. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Hi, kumare! Mare! Kamusta na? Buwabata ka lalo ah. Kami ng kumpare mo, parang ang bilis na tumanda. Lagi kasing puyat at stress sa trabaho. Ganyan talaga ang epekto pag laging kulang sa pahinga. Kaya lagi kong inaalagaan ang aking kalusugan. Lagi akong umiinom ng Ilea Vitamin E. Ang Ilea Vitamin E ay naglalaman ng purong vitamin E na tumutulong sa maayos sa pagtubo ng buhok, kuko at ng balat. Nakakaganda din ito ng ating tulog at nakakabagal ng pagtanda. Kaya ang kalusugan lalong naaalagaan. Ang ganda pala talaga ng Ilea. Oo, maganda na ang kutis, maganda pa ang pahinga. Yan ang alagang Ilea. Ilea Vitamin E. Look young, feel young, and be young. Sa 10 pesos lang ng Max Menthol Candy, to the max din ang chance na maging milyonaryo sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 ngayong June 6. Sa 10 piso mo, ramdam ang menthol coolness na hatid ng Max Honey Lemon, Cherry, Dalandan Orange, Honey Mansi, Eucalyptus, and Extra Strength. Ipagpalit ang 10 empty Max wrappers sa pinakamalapit na RMN station para makakuha ng isang raffle coupon. At ang coupon mo, maaaring maging 1 million sa grand draw. Patuloy lamang ang pakikinig sa IFM at RMN stations para di mahuli sa balita at premyo. Maging milyonaryo na with Max Menthol Candy. Basta menthol, Max.
per DOH FDA CFRR permit number 0435 series of 2016. TMC Philippines in cooperation with Radio Mindanao Network present The Whitney Houston Show. The Whitney Houston Show. Starring Belinda Davids. The critically acclaimed live show honoring the talent, music, and memory of Whitney Houston. Featuring a full production show from the U.S. August 27, Saturday, 8 p.m. at the PICC Plenary Hall, Pasay City. Tickets are now available at SM Tickets and Ticket World outlets. This event is also brought to you by Hotel Gen, the official residence, and the official radio station, DWW774, your ultimate AM radio. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. At napili nga po natin, gaya po nung nabanggit natin kanina, pag-usapan yung territorial dispute. Yes, ayan, na inihain po ng Pilipinas laban sa China doon ho sa parte natin na sinasabing inaangkin nga daw ho ng China. Ang Pilipinas at China ay dalawa ho sa claimants. Oh yes, dalawa. Diyan sa West Philippine Sea together with Malaysia, Vietnam, Brunei. So ano yung West Philippine Sea? Sabi dati ang tawag doon is South China Sea. Oo, nung elementary tayo, yan yung South China Sea. South China Sea, West Philippine Sea, isang lugar lang yan. Mm-hmm. Okay? Okay. By the way, itong China kasi yung People's Republic of China, yung basis nila na to claim is yung 9 dotted line claim. Yun yan. Yung 9 dash line. Oh, 9 dash line or 9 dotted line. Okay, 9 dotted line. Oh, ang ibig sabihin, yung lahat ng area doon sa South China Sea sa kanila. Mm-hmm. Oh, yun yan. So, nag-file tayo ng kaso. Okay? Yung Pilipinas nag-file ng kaso pero ang China refused to participate. Mm. Ayaw ng China kasi yung kaso daw is ang pinag-uusapan is sovereignty. Ano ba ibig sabihin ng sovereignty? So sovereignty is actually yun ang kasama doon yung existence of government, power of the government. Yun ang tinatawag na sovereignty. Yung sovereignty kasi yung may power, may right ang isang government to a certain action. Okay, ito ang tinatawag na independence, independence internal, and independence external. That's a very technical term, but actually, when you say sovereignty, yun ang power ng government to do certain act in a certain area. Mm-hmm. Okay, yun yan. So, sabi ng China, yung pinag-uusapan is sovereignty. Kasi sovereignty, it means yung permanent court of arbitration, walang jurisdiction. Mm-hmm. Yun ang sabi nila. But of course, the permanent court of arbitration sinasabi nila na yung may jurisdiction sila. Okay. Then by the way, yung China's claim of historical right, yung 9-9 is actually walang bearing yan sa batas, sabi nila. In-order nila ang Chinese government to stop further activities, lalo na yung mga reclaimed area doon. Mm-hmm. So, they ordered the Chinese government to stop it. Yun ang sabi ng Permanent Court of Arbitration. Mm-hmm. So, itong 9-dotted line or 9-dash line, mm-hmm, bakit nag-come up yung PRC or People's Republic of China doon sa tinatawag nga nilang parang mapa to eh, no? Yes, yung claim kasi ng People's Republic of China about yung 9-dash line, yes, is actually integral part yun ng Ming Dynasty. Ming Dynasty? So panahon pa pala ng talagang kopong-kopong. Oh, okay. Yes. So, it's actually based on historical claim. Kasi dati kasi, yung Chinese mga traders, kahit saan eh, di ba? Kahit nga, yung Pilipinas, yung nag-start yung mga China's, nandito sila. So, that was during time of Ming Dynasty. Mm-hmm. So, sabi nila. So, ibig sabihin, in short, partner, itong 9-dotted line or 9-dash line, gawa ito ng China. China.
So, but he, based on historical claim. Okay. Bakit talaga, bakit na may claim itong Chinese government about itong 9-9 or 9-dotted line? Ano ba ito? Saan ba ito nag-start? Nag-start ito nung napanahon ng 1950s. Bakit? Kasi yung Japan, ni-reclaim nila, yung renounce nila, parang sinirender nila yung claim nila sa Spratly. Mm-hmm. Yung Japanese government. So, yung Japan, dati, isa siya sa mga claimant countries, pero sinurrender na, parang ayaw na nila. Ayaw na nila. Okay. During the Treaty of San Francisco and Treaty of Peace of the Republic of China. Mm-hmm. Okay. So, it means, parang ayaw na ng Japan. Mm-hmm. Okay. Ayaw nila na makialam sa, parang renounce na yung right, title, and claim sa kasama yung Taiwan, Penghu, ayun to sa yung Penghu at Paracel Island. Yung Paracel Island at saka yung Spratly Island. Mm-hmm. Oh, so doon na nag-start ang pag-claim nila ng properties kasi yung Japan parang ni-renounce na yung share o yung claim nila doon. Uh-huh. Okay, noong 1950 sa Treaty of San Francisco. Mm-hmm. Oh, doon nag-start 'yon. Pagkatapos noon, ang Pilipinas nag-claim na based on geographical proximity. Mm-hmm. Ano ba yung geographical proximity? Yung pinakamalapit. Tayo kasi yung pinakamalapit. Yes. Eh. Okay? So, based on geographical proximity, doon nag-start, nag-claim ang Pilipinas. Mm-hmm. And, noong 1956, si Tomas Coloma pumunta doon sa Spratly, mm-hmm. sa nung Kalayaan Island. Filipino ba siya? American? Isang Pilipino pumunta okay. doon. But alam mo ba, doon nag-start ang away ng Pilipinas at saka China. Mm-hmm. Kasi may flag doon ang China. Kinuha okay. niya. Uh-huh. Kinuha niya, but because of that, may konting away ang Chinese government nagbibigay ng official statement. So, ang ginagawa ni Cloma through the request of the president, I think panahon pa ito ni Marcos yata, 1950s. No, panahon pa yata ito ni Makapagal or before pa. So, humingi siya ng apology sa Chinese government nung kinuha niya yung flag ng China doon. Mm-hmm. So, ano itong si Tomas Coloma? Ano siya? Cloma. Tawag doon? Tomas Cloma. Cloma. Parang palaging kahit pupunta, kahit saan pupunta. Oo. Sumasakay lang na isang... So, hindi siya talaga part of the government? Hindi siya part. Mm-hmm. So, it's a okay. private, in his individual. Private capacity, mm-hmm. yun yan. So, pagkatapos doon, noong 1968, panahon ni Marcos, okay, yung Philippine troops, yung mga military, doon na nag-occupy sa Spratly, mm-hmm. and Marcos declared it that Spratly is part of the province of Palawan in 1978. Noong 1978. So, doon na nag-start yun. So, ang basis natin is geographical proximity. Mm-hmm. Okay. Tapos yung China, ang basis nila is based on during Ming Dynasty. Mm-hmm. Historical claim. So, yun, doon na nag-start yun. Then, pagkatapos nun, because actually, nag-away ito lahat because of Japan kasi sinurrender nila yung claim nila eh. Pag sinurrender, pumasok na yung Pilipinas. Nagka-idea na tayo. Oh, pumasok yung Vietnam. Pumapasok Malaysia, naman yung Malaysia. Brunei. So, doon na nag-start yun because of the Treaty of San Francisco. Oh, doon yan ha. So, kasi ang basis, what is our basis talaga? What is our basis na sa atin yon? Yung we're talking here sa Spratly Island pa lang, ha? Spratly Island. Okay. Yung basis natin is actually the UNCLOS Agreement. Ano ba itong UNCLOS? United Nation Convention on Law of the Sea. Okay. UNCLOS, okay? We have the exclusive economic zone 200 meters from our continental shelf. Parang ganon. Mm-hmm. So, 200 meters yon. So, based on geographical claim, so... tayo pinakamalapit doon. Pero partner, pag sinabi bang exclusive economic zone or EEZ, anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin doon, we have it is not part actually of our sovereignty but mm-hmm. we can do exploration so about our oil, economy oh, parang ganun, oh. So, gas. So yun ang ibig sabihin ng exclusive economic zone. Mm-hmm. And yung Pilipinas, pinakamalapit naman talaga doon. Mm-hmm. 200 nautical miles. Yes, malapit doon. I-compare mo sa China na ilang kilometro pa yun. Mm-hmm. So, doon nag-start yun. But kung i-check mo talaga yung mga history, uh-oh. Ano talaga, paano nag-umpisa to, nag-start pa rin sa Japan.
So, laging bumabalik sa Japan. Yes, kasi noong 1952, ng Treaty of San Francisco, na-renounce nila yung claim nila over kasama na yung Spratly, Taiwan, kasama na doon. Because of that, doon, nag-start ang noong 1956 naman, si Thomas Kloma. Thomas Kloma pumupunta doon, tapos may flag ng China. Kinuha niya. Kinuha niya, then sabi ng China, tinakaw daw niya. Sabi ng China. So parang through negotiation, humingi siya ng tawad sa Chinese government dito sa Chinese embassy dito sa Pilipinas. Doon yun. Eh, parang from the very beginning, magkataliwas na talaga yung basis for claim ng Pilipinas sa China. Yes, yes. Sabi mo, historical yung ginamit na basis ng China na nagsimula pa ho Ming Dynasty. Whereas dito sa Philippines, yung geographical proximity or yung pagiging malapit natin. Oh, yes. So doon tayo. Then, may decision na permanent court of arbitration. Ang question ko, partner, hanging question dahil tayo ho ay muling mag-i-station break. Ano ba itong permanent court of arbitration? Bakit sa lahat ng korte, saan natin iniakyat itong naturang dispute, no, yung territorial dispute natin? So, dyan ho, ang ating magiging concentration. Matapos po ang ilang paalaala, magbabalik po ang Talk to My Lawyer. WWW 774. Ang kampiyon ng Ten Commandments! Amoy, caller sa line 1. Hello? Mangmoy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. O, paano? Tuloy ba tayo sa outing bukas, ha? Tama! Ang baon ko, fried chicken. Ang akin, spaghetti. Ang baon ko naman, fruit salad. Ako, ang baon ko, resista. Resista? Oo, yan ang todong resistensyang pang-araw-araw na nakukuha ko sa regular na pag-inom ng resista. Ang resista ay may taglay na resistate, vitamin C at tahibo extract na nakakapagbigay ng todong lakas sa ating katawan. Malayo na sa mga karamdaman, ang mga happening lalo pang sumasaya. Iba talaga pag ang katawan ay masigla. Iba talaga ang resista. Resista, para sa todong proteksyon ng resistensya. For the first time in Manila and on his final world tour, Kenny Rogers. The Gambler's Last Deal. August 11 at the Smart Araneta Coliseum. The farewell tour of Kenny Rogers with special guest Linda Davis. Also featuring Willie Nepomuceno. Tickets available at Ticketnet Online and at regular Ticketnet outlets. Kenny Rogers, his final world tour from Ubix, Fox, Ovation Productions, and DWWW774. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Yes, we're back at kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Okay, partner. So, nakuha na ho natin yung historical background, yung basis for claims ng dalawang bansa, China at Philippines. Dumako na tayo doon sa paghingi ng saklolo ng Pilipinas noon sa tinatawag na Permanent Court of Arbitration. Okay. Bakit sa lahat ng korte doon nag-raise ang Philippines? Itong Permanent Court of Arbitration, hindi ito korte. Mm-hmm. This is not a court, okay? This is only an organization of arbitral tribunal. Organization of arbitral tribunal. Okay. Ano ibig sabihin nun? Ang purpose niyan is only to resolve conflict. Parang, kung sa atin pa dito, parang barangayan, parang lupon, o parang lupon ng mga estado. O, yun lang purpose nito. Okay.
it is an arbitral tribunal. This is not a court. Okay. Like for example, yung lupon, di ba? Hindi korte naman yan. Mm-mm. Ang purpose naman ng lupon is lupon tagapamayapa is actually parang group of elders. Oh yes, to resolve yung mga problema ng mga kapitbahay, di ba? Yung barangay. Same ba? Ito, ganito din. This is not a court, but an organization of arbitral tribunals. Ang purpose nila is to resolve conflict. What kind of conflict? Between member states, international organization. But, taruhin natin ha, ang Permanent Court of Arbitration, hindi siya part ng United Nations. This is not a part of United Nations. This is not a United Nations agency. But, this is only, ang purpose nito, this is an independent permanent bureaucracy among states. Independent? So it means hindi siya sakop ng UN. Mm-hmm. Okay? Ang sakop kasi ng UN, part kasi ng UN is itong tinatawag na International Court of Justice. Mm-hmm. Iba yung International Court of Justice and yung Permanent Court of Arbitration. Okay. Ang purpose ng Permanent Court of Arbitration is actually to resolve conflict, is in it to negotiate, parang ganon. Mm-hmm. So yun ang purpose. It means, wala talaga itong police power. Mm-hmm. Kung assuming may decision sila, paano nila i-resolve ang isang decision? For example, China, mali ka! Paano nila i-resolve yun? Mm-hmm. Wala naman silang police power, wala naman silang enforcement power to implement the decision. Mm-hmm. So, anong gagawin? Dito na papasok ang international pressure. International pressure. Oh, pressure. Ibig sabihin, the pressure will be coming from doon sa the other government of other nations. For example, ayaw nila makipag-transact ng China. So instead na, for example, yung mga cellphones, yes, instead na ipagawa sa China, huwag na natin ipagawa sa China, dito lang sa Pilipinas. So, ganun. In fact, partner, total na banggit mo naman, last May of 2016, ang sinabi pong tinatawag na Group 7 Nations, composed of Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, and the United States, naglabas sila ng statement o pahayag stressing the importance of states at yung pagsasabing pagpigil doon sa tinatawag na unilateral actions na maaari daw hong makapag-igting ng tensyon doon sa pinag-aagawang teritoryo at dapat hindi gumamit daw ng puwersa o coercion para lamang daw ho makuha yung claim doon sa water. Yung pressure kasi na pinag-uusapan natin, pwede yung kasama doon yung pwersa. Mm-hmm. Kasama doon yung force. Okay? Kasama doon yung military. But that is only one. Arm pressure yon. May tinatawag tayong economic pressure. Mm-hmm. So, dun, yun yung binabanggit mo kanina. Oh, ito yung pinaka, mas effective ngayon kaysa kung magkagulo tayo. Mm-hmm. Isang oras, pulbos ang armed forces natin sa China. Ay, oo. Totoo naman yan. Okay. Mamaging pulburon tayo. Oo. Isang oras lang. Why? Helicopter natin, ilan lang. Luma pa. Oh, luma pa. Mga, ano pa? May, ancient oh, times diba? Pa. Ancient pa. Pwede pa, mga antique yun eh. Oo. Navy ship natin. Ano ba yan? Ano bang navy ship natin? Isa lang na. Atay. Isa lang, tapos may, then kalawang na. Ano ba? Di ba? Oh. Eh, doon nga sila mamamatay, doon sa kalawang. Okay. Oh, yeah. Yung airplane natin, ano, yung war planes natin, mga ganun. Uh-oh. Ilan lang? I-compare mo sa China. Yes. Ilan ba yung military natin? I think 100,000, 200,000. Ilan ba sa kanila? Mm-mm. Maybe 2 million? 3 million? Mm-mm. So, yung bala pa lang natin, kukulangin sa tao nila, sa military nila. Di ba? Oo. Oh, parang ganun. So, we should be practical. So, kung dalawang klaseng pressure, okay? First is the arm. So, kailangan talaga natin na kung arm, hindi kaya ng Pilipinas, kailangan ng support ng other nations. For example, Estados Unidos, France, Russia, mga superpowers. Superpower Japan, lalo na yung Japan. So, yun ang magtutulong sa Pilipinas. Mm-hmm. So, kung arm yung pag-uusapan natin. Yung economic pressure na pag-uusapan natin, ito yung i-boycott na yung mga products ng China. Mm-hmm. Problema, paano natin i-boycott yung product ng China kahit toothpick, galing made in China eh. Yes. Di ba? Oh. Kahit anong klaseng bagay ngayon, made in China. Mm-hmm. So, yun. But alam mo ba na made in China lahat ng bagay, but
Alam mo ba yung buong buhay ng ekonomiya ng China is galing sa Pilipinas? Oy. Through mining. Mm. So we have to know that, alam mo ba yung mining, yung nickel, gold, copper, ano pa yan, lalo na yung nickel. Mm-mm. Yung cellphone natin, yung mga computers, may nickel yan. Mm-hmm. Yung nickel galing yan ng Caraga region of the Philippines. Mm-hmm. So ibig sabihin, more than half of the economy ng China, mm-hmm, in relation sa mga minerals like nickel galing Pilipinas sa Caraga region. So it means isa tayo na mabubuhay sa China. Ibig sabihin, partner, na yung raw material galing sa Pilipinas at ang China lang ang nagde-develop. Yes, tapos binibenta sa atin mahal na. Oo nga. Oh, for example, may tatak pa, meron sa China. Dito mag-umpisa tayo sa Apple. Mm-hmm. iPhone, iPad, ano pa yung mga Apple na yan. Oo. Oh, 'di ba? Oh, ganyan. Adam sa Apple lang meron si Bayo eh. Oh. Yo, mga ganyan. Oh. Nickel yan. Nickel. Oh, ano pa yung mga minerals doon? Mm-hmm. Tapos binibenta natin sa Pilipinas, sa Japan, sa China. Yes. China pina-process na doon, tapos binibenta natin sa Pilipinas mahal na. Mm-hmm. Ibig sabihin para tayo niluluto sa sarili nating mantika. Oh, yan. Oh, yan. Oh. Computer. Ilan ba sa Pilipinas ang may computer na walang computer? Ilan ba dito yung walang cellphone? Konti na lang. Mm-mm. Kahit yung mga mumurang cellphone, may mga minerals yun sa loob. Mm-mm. Galing Pilipinas din yan. So it means kung if you have to know everything, yung buhay ng China, especially sa mga computer, mga cellphones, mm-mm, including yung mga sasakyan. Ah, yes. Yung steel. Yung mga steel, yung bakal. Bakal. Yung bakal galing Pilipinas yan. Oh, yung mga bakal. Oh, paano yan? Mm-hmm. So, yung airplane. Sila gumagawa na ng aeroplano. Gumagawa na ng barko. Mm-hmm. Gumagawa na ng helicopter. Lahat ginagawa nila. But alam mo ba yung raw material galing Pilipinas? Yun ang ano. So, parang ang daming realization, partner, nitong nangyaring ito. Unang-una, na-realize natin na in terms of yung puwersa, mahina talaga yung mga caliber na meron tayo. Uh-huh. Diba? Yung sinabi mo nga, mga barko, warships, ganyan. Pero galing sa Pilipinas pala yun. Yes. And then, in terms of yung economic aspect naman, kung tayo ho, lalo na ang ating pamahalaan, ay meron hong pagpupursige na i-develop ho yung mga natural resources na meron tayo, eh dapat pala mas mayaman pa tayo sa China. Dapat na. So first, ano bang ginagawa? Yung status natin ngayon, kinukuha natin yung mga minerals sa Pilipinas. Okay. Tapos sinakay ng barko papuntang China. Ang dapat gagawin doon, dito i-process sa Pilipinas, yes, para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Mm-hmm. Kumuha ng mga minerals dito sa Pilipinas, dito i-process sa Pilipinas, i-develop doon, tapos dito din ibenta sa labas. Pwede ibenta sa labas. Pwede na dito tayo, yung Apple dito na, yung mga computers dito na. Assuming hindi, at least yung ibibigay na ibibenta natin sa China o sa ibang bansa, hindi pala yung putik na pina-process. Kailangan na malinis na, nickel na, gold na, silver na, para at least yung processing plant is here in the Philippines, magbigay ng trabaho. Ang ginagawa kasi, sinisira nila ang ating natural resources. Yes. Kinukuha nila yung minerals, sinakay sa barko, tapos binayaran yung custom, binayaran ang coast guard, ano pa yung mga bayad-bayad dyan, tapos dinala sa China. Mm. Eh, yun na nga, partner, di ba? Maraming mga instances din na may nakahuling Chinese vessel, merong mga dalang coral reefs, di ba? Yes. Oh, yan. So, yan yung mga... Yung mga coral reef na pag-usapan natin, that's only a small claim destruction of our... small scale destruction of our natural resources. Mm-hmm. But yung pinag-uusapan natin is the large scale destruction of our natural resources. Tinan mo dahil yung sa Caraga region, yung kinukuha nila yung bundok, pinasabog nila yung bundok, kinukuha nilang lahat ng mga lupa doon, sinakay sa barko, di ba? Oo. Pagkatapos, ilagay sa China. Pag na-reject, doon itapon sa Scarborough Shoal. So it means yung mga lupa wala doon sa Scarborough, galing Pilipinas yun. And that, there's an intelligent report na yung di ba, reclaim area yung Scarborough, yung sa reclaim area ng China, yes, galing pala Pilipinas yun. So I think kailangan niyang i-investigate yun. So going back, partner, sinasabi mo yung PCA, hindi naman siya korte, wala namang police and enforcement powers. Eh, anong effect nun? Ibig sabihin ba, itong nilabas nila, walang
kumbaga bearing or magnitude bigat doon sa kiniklaim natin? In the very first place, hindi nag-participate ang China. Mm-mm. Kasi sabi ng China, wala daw jurisdiction. Kasi ang purpose talaga ng tinatawag na Permanent Court of Arbitration is only to arbitrate. Kung may mga conflict kayo dyan, Pilipinas, China, ang purpose na is to negotiate, arbitrate. Mm-hmm. Kung hindi, walang arbitration. Pero ano ba, ang China ba ay member state or country ng PC, ng dun sa PCA? PCA is actually part yun ang China doon. Kasi part siya. So member country siya. Oh, yes. Mm-hmm. But yung tinatawag na Permanent Court of Arbitration is not part of UN. Klaruhin natin na, hindi siya part ng UN, but this is located at The Hague in the Netherlands. Mm-mm. This is an international organization. Kung sinasabi po ng China na walang jurisdiction itong PCA, no, over doon sa territorial dispute, ano ba yung, meron ba silang sinabi kung saan dapat bitbitin itong tension? Kasi ang PCA, by the way, ano ba itong PCA? Ano ba yung mga jurisdiction ng PCA? Okay, ayan. Ang jurisdiction ng PCA kasi is actually yung legal issues about territorial and maritime boundaries. Kasama, mm-hmm. Di ba? Territorial and maritime boundaries. Kasama doon yung human rights, international investment, international and regional trade. Kasama doon. Mm-hmm. Including sovereignty. Kasama doon. Yung pinag-uusapan dyan, kung sino ba talaga may sovereignty sa isang lugar na yan. Uh-oh. Pero sabi ng China, walang jurisdiction kasi pag sovereignty yung pinag-uusapan, is not negotiable with respect to the People's Republic of China, ang kanilang sovereignty. Mm-hmm. O, yun yan. Kasi based yun sa kanilang salikang batas. Okay. So, sino ba yung international organization na magsasabi na wala kang karapatan dito? Mm-hmm. So, yun ang grounds nila. So, based yan sa mga historical claim, mga ganyan. So, ang tanong dito, ano ba itong PCA, yung Permanent Court of Arbitration? Hindi yan court. This is only an arbitral body and this is an international organization with international status. Mm-hmm. So, yun yan. Ang purpose nito, settlement, negotiate. So, it means, pag may decision, wala itong forcing power. Hindi kagaya ng court ng Pilipinas. Yan, lumabag yung batas. Warrant of arrest, di ba? Warrant of arrest, kulong mo dyan. Mag-bail ka. O may due process. Pag napatunayan, kulong ka na doon. O life sentence. Yun. So, may police power, may order ang court na magpakulong ka doon. But dito, wala. Sabi nila, okay, mali. Yung China, mali. O, yun lang. So, requesting China to stop. May word ba? Request? Hindi ba dapat demand? Asking. So, asking Chinese government to stop further activities. Mm-hmm. What is asking? Is it command or a request? Request. I'm asking you to stop doing it. Is it a command or request? Iba kasi, I'm ordering you. Mm-hmm. You have no choice but to follow. Yes, but ang sabi, asking the Chinese government to stop. Parang napaka-polite pa. Diba? Mm-hmm. Very polite, diba? Ano ba iba? The PCA also ruled that the Chinese reclamation activity in South China Sea cause an irreparable damage to the environment daw. Kasi yun sa environment. Yes. And asking Chinese government to stop. So, asking ha? May word na asking. So, kayo nang mag-usga kung ano yan. So, okay. Iba sa court, I'm ordering you to stop. Otherwise, you will be held in contempt of court. Wala ganun eh. Okay, sige partner. Tayo ay mag-station break lamang po muli. At okay, makiisa po kayo sa ating discussion for today. 0929-321-8738. Pinag-uusapan po natin itong ruling na pumabor po no sa Pilipinas. Sinasabi nga ng iba, partner, parang itong victory kuno natin, sweet victory, ay hindi pa talaga hawak ng Pilipinas. Yes. Pero at the same time, di ba, ay nakapuntos na rin naman kahit papano daw ang bansa laban ho sa China doon ho sa issue ng West Philippine Sea. Magbabalik po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. Narito ang WWW 774 Balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Social Security System. Buti na lang, may SSS. Iniakyat na ng Pilipinas sa Asia-Europe Meeting
ang usap pinakagawan sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng China, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na patuloy na kikilalani ng Pilipinas ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration kung saan pumabor ito sa Pilipinas kontra China sa pinagtatalunan nilang bahagi ng South China Sea. Ang Asia-Europe meeting sa Mongolia ang kauna-unahang pagpupulong na dinaluhan ng Duterte administration sa labas ng bansa. Una nang nanindigan ang China na hindi Asia-Europe meeting ang wastong lugar para pag-usapan ang issue ng West Philippine Sea. Yan po ang balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Social Security System. Buti na lang, may SSS. Inyong napakinggan ang WWW774 Balita sa oras na ito. Ipinakikilala Adele Ashitaba Tea with Calcon ay mula sa piling-piling dahon, tangkay at ugat ng Ashitaba. Adele Ashitaba Tea with Calcon. It aids in regulating blood sugar, helps weight loss, cleans the colon, and manages constipation. Promotes healthy detoxification of the liver and kidneys. Tandaan, para sa ikabubuti ng inyong kalusugan, Adele Ashitaba Tea with Calcon ang kailangan. Ang Adele Ashitaba Tea with Calcon ay FDA approved as food supplement. Mabibili sa Landmark Supermarket sa Trinoma at Makati, EDSA Garden House, Quezon Memorial Circle Garden o tumawag sa 0915-920-8368. Adele Ashitaba Tea with Calcon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Adele Ashitaba Tea with Calcon ay pinagmamalaking produktong Pilipino. Simula June 6, 2016, ipunin lamang ang tansa ng 2016 San Miguel Pale Pilsen 320ml, 1,000ml o generic specially marked crowns at ipagpalit ang mga ito sa pinakamalapit na RMN at IFM station para makakuha ng dalawang raffle coupons at ihulog ito sa designated San Miguel drop boxes. Ito na ang pinakamalakas na bagyong papremyo ng San Miguel Pale Pilsen ngayong taon. Sa August 5, maaaring ikaw ang bagyuhin ng papremyong up to 1 million pesos. Sumali na at baka ikaw ang bagong maging milyonaryo. Sarap ng urig, sarap ng totoo. San Miguel Pale Pilsen, ito ang beer. Per DOH FDA CFRR permit number 0435, series of 2016. DWWW 774. News, commentaries, opinions, public service. The total entertainment package. DWWW 774. Your ultimate AM radio. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Okay, partner. At ito ho, pinag-uusapan natin, may kinalaman pa rin doon sa ruling ng Permanent Court of Arbitration. Okay, sabi mo, partner, ay, di ba, hindi namang korte yung PCA, pero International Organization of Arbitral Tribunal siya. Ibig sabihin, in terms of jurisdiction, meron hong territorial and maritime boundaries, no, yan yung isa sa mga inaayos po ng PCA, human rights, international trade, at yun ngang sovereignty, no, na meron daw ang Pilipinas doon sa claim sa West Philippine Sea. Pero masasabi ba, Attorney Mark, na tunay nang nagtagumpay ang Pilipinas sa labang ito? At least nag-start na, at least may start na yung victory ng Pilipinas. Kaya nasa half na tayo. Half na. So, another half is for the enforcement ng decision. Mm-hmm. So, how to enforce it? Through international pressure. Okay, international pressure. Okay, so ano na ang, what will be the next step? No, nang ma-release itong PCA decision, ibig nga pa lang bang sabihin nun, partner, yung mga itinayong mga island doon ng China, 'di ba, yung mga pagpapalakas nila ng pwersa doon, automatically sa Philippines na 'yon? Actually, ang Pilipinas doon is
exclusive economic zone. Mm-hmm. So walang sovereignty talaga doon kasi that's an international sea. So when I say exclusive economic zone, yung Pilipinas lang ang may right to do exploration, yung mga for the exclusive economic zone for oil, use, parang ganun. But this is not part of the sovereignty. Mm-hmm. Okay. Another, yung decision ng PCA, how to implement it. So international pressure. Mm-hmm. Anong ginagawa ng Pilipinas? So the president asked the former president FBR to be a special envoy sa China. Mm-hmm. So diplomatic pa rin. Kung kahit na nanalo na tayo, yung iba kasi pag nanalo, okay, layas ka na dyan. Diba ganun? Yes. Sa atin, because this is an international issues. Mm-hmm. Foreign policy, foreign affairs. So we need to do it through diplomatic way. Mm-hmm. So we so that's why the president, si Presidente Duterte, kinausap niya si FBR to be the special envoy to China. I don't know kung pumapayag na si FBR na pupunta sa China para makipag-negotiate, makipag-usap sa Chinese government. Mm-hmm. Eh, ano naman yung tinatawag na air defense identification zone na sinasabi na bawal daw ang anumang eroplano, helicopter na dumaan doon sa West Philippine Sea. Sabi ng China, kailangan daw kasi magpaalam muna sa kanila. Oh, yun yan. So walang basis din yun. Kasi okay. yung tinatawag na air something, air defense identification air defense zone is actually based on that 9 dash line. Okay. So kung sabi ng PCA na walang basis yun, walang legal basis yun, so wala ding legal basis yung air defense system ng China. Okay. Ayan. So, sana ho ay naliwanagan ho kayo doon sa discussion natin. Ito may nagsabi rito, attorney, si Brian Ski Antaso. Good AM po, DWW. Matagal na ho nating, matagal na ho tayong pinapatay ng China. Binibentahan ho tayo ng peking gulay, peking bigas. Tapos, meron pa nga daw mga Shabu Laboratory. At higit sa lahat po, bumibili daw ho tayo ng peking trend. No, Shabu Laboratory kasi mahigpit ang Chinese government about drugs. So, ang ginagawa ng Chinese government... May death penalty doon. Death penalty doon. So, ang ginagawa ng mga sindikato, dito nagluluto sa Pilipinas. Kasi kung mahuli man sila... Kulong lang eh, no? Pwede bayaran yung mga police... Okay, bayaran. Mm-mm. Kasama kasabot pa yung iba diyan. Oo. Kung hindi naman, at least kulong lang, then pwede din magluluto sa loob. Diba? Eh, yun nga partner no, nitong nahalipas na araw kung saan hinintay nga po. Sabi nga most awaited day no ng Pilipinas yung pagre-release ng PCA ruling. Napansin ng ilang mga observers na ito daw si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Bagamat masaya yung binabalita at panic daw ho sa Pilipinas yung ruling, parang bakit daw ganun? Yung pagsasalita niya as if binasa lang talaga niya yung statement at hindi daw masaya. Hindi masaya. So, hindi na talaga siya smiling. Implication. Hindi siya smiling na talaga. Oo. Kasi sinasabi, eto nga, may mga write-ups na sinasabi, strategy daw din yun para hindi mag-ignite or ma-provoke ang China na nasa merriment stage na tayo, nagsasaya tayo because of nakapuntos tayo na. Oh yes. So that's one factor. Mm-mm. May iba na sabi na he should be liable for treason. Eh? Oh, may treason. Okay? Ang treason na kaso. Okay, applicable lang 'yan at times of war. So ngayon wala namang war sa Pilipinas eh sa China. So hindi applicable yung treason. So kawawa naman si Secretary ko sabihin liable siya for treason. Partner, ano ibig sabihin ng ex parte communication? Kasi sinasabi na bagamat daw nagbigay ng kopya yung China lahat ng filings, orders dahil nga po doon sa ng ongoing noon yung arbitral courts hearing. Yung meron kasi daw ginawang libro ang China na nandoon na lahat ng pleading nila, yung sagot nila, no? So, sabi ng arbitral court daw, ex parte communication. What do you mean by that? Hindi sila nakialam. Ah, hindi na nakikialam. Hindi na nakialam ang China, hindi sila participate. Oh, yun lahat, yung libro na yan, yun na yun. So, yun, basahin nyo na, yun na ang position namin, hindi na kami makialam. Okay. So, parang yun yung sinasabi natin na hindi nag-participate ang China. Hindi nag-participate, nag-submit lang ng kanilang parang position paper. Position paper over the matter.
Okay, eto pa, may nag-text sa atin. Good day po, Jackie and Attorney Tolentino. Nakakalungkot na nalo nga ho tayo, pero ala pa rin ho tayong karapatan. Mahirap makaintindi yung mga Chinese daw. Kung si Erap daw, hindi niya pinaalis yung US base dito sa Clark at Subic, hindi daw ho mangyayari. Possible. Mm-hmm. Possible yan. Yung balikatan exercises, no? Over. Pero ngayon, di ba, binuhay nila eh. Binubuhay. But mm-hmm. We need to do it. Kailangan diplomatic muna. So, kung nagsaya tayo, hindi yun saya na at least masaya tayo na bibigyan natin ng reason ng Chinese government malungkot. Mm-hmm. Pwede tayo magsaya, but not to the extent na parang pinalabas, parang ipaprovoke natin sila. Parang ipakita natin, talo kayo, panalo kami. Yes. Parang hindi ganun saya. In a diplomatic way, in a foreign affairs setting, iba sa ordinary court setting. Mm-hmm. Kasi ordinary court setting, kung manalo ka, okay, be, mali ka, talo ka na. Ganun. Talo ka, panalo kami, kulong ka na. Okay, mabulog ka sa kulungan. Mm-hmm. Parang ganun yung normal court setting. But in a foreign affairs setting, hindi dapat ganun. Mm-hmm. Okay? So, panalo tayo. So, anong gagawin? Okay, China, panalo kami, but we are still open for negotiation in a diplomatic way to preserve peace and order in the international community. Mm-hmm. Parang ganun ang dapat in foreign affairs setting. Okay. Hey, partner, sinasabi nga, di ba, ng China, ala namang jurisdiction yung dahig na yan, yung PCA na yan. So, saan tayo po pwedeng, pwede pa bang ano pa yung higher up na pwede nating pagdalhan nitong ating... Yun na mismo. Kasi this is only an international organization. This is not a court. Kasi ang court kasi may mga appeal, mga ganyan. This is only an international organization. This is not a court but an arbitral tribunal. So, ang purpose yan is for kung may titingnan kung ano yung mga ebidensya o ganoon lang. So, not based talaga na kung ano pa. But this is not part of United Nations. Mm-hmm. So, klarohin natin yan. So, it means, yun na yun. So, next is enforcement of the decision. Kung hindi wala naman enforcement. So, sabihin na ng court na o ng tribunal, ito, ang Pilipinas, tama, ang China, mali. Okay. Kayo na mag-usiga. O kayo na ang mag-implement dyan. Parang ganun. Mm-hmm. Sino? Ang Philippines or China? International community. Okay. Ang Pilipinas, tama. Mm-hmm. Ang China, mali. Bye. Parang ganun. Parang ganun. Yes. Then, yung mag-implement doon, depende na sa mga international community. So, ito na, yung mga international pressure. Ganun pala kahalaga, partner, yung mga international groups na kinakaaniba natin, yung Association of Southeast Asian Nations. Ganun. So, doon na pasok. Mm-hmm. So, that's why yung mga international organization, in fact, hindi lang yung international organization about states. Mm-hmm. May mga international organizations with international status, like for example, Red Cross. Mm. Ganun. So, ano ba yung mga, di ba may mga organization about that? United Nations, diba? Yung United Nations, mga ganyan. So, diyan papasok ang kanilang obligation and role to preserve peace and order in the region. Okay. Sige, partner. Eto, meron akong tanong sa'yo, pero pakisagot na lang sa ating pagbabalik. Yung sinasabi ng mga observers, even political analysts, na dapat daw ang Duterte administration mag-start na ng bilateral talks. Ano ba ibig sabihin ng bilateral talks na yan? So, yan po ang ating aalamin sa pagbabalik po ng programang Talk to My Lawyer. WWW 774. Magandang balita! Nandito na sa Pilipinas ang the original Triple H Ashitaba Herbal Capsule, the longevity herb of Japan. Ako si Priscilla Talibong. Nagpalit sa Ashitaba kay gipainom na ko sa kumbana nga na-stroke. Mga unom na katuig ikan sa pagka-stroke. Umanya ginom sa Osaka carton nga Ashitaba. Nakita na ko nga makasulti na siya. Dagan salamat sa Ashitaba. Problema ka ba sa high blood? Diabetes? Madali ka bang mapagod? Mahirap pakatulog? Isa lang ang solusyon dyan. The original Triple H Ashitaba Herbal Capsule. The super antioxidant and immune system booster. Ito ay organic and 100% natural. Wala ka nang hahanapin pa. Mag Triple H Ashitaba na. The longevity herb of Japan. Mabibili sa Mercury Drug, Southstar, Generica at sa lahat ng suking butika nationwide. Ang paborito niyong CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Hindi lang bigatin sa laman at sarap.
Bigatin din sa mga papremyo. Gawing bigatin ng kainan araw-araw kasama ang CDO Meatloaf at Beefloaf para makasali sa RMN Radyo Milyonaryo 2016. Bumili ng kahit anong size ng CDO Meatloaf at Beefloaf at ipagpalit ang label sa RMN stations para makakuha ng mga raffle coupons. Kada linggo, may mananalo ng cash prize agad-agad. Huwag ka nang magpahuli, baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Mag-ipon na ng CDO Meatloaf and Beefloaf labels para makasali. Mas maraming labels, mas maraming chance manalo. Tutok lang sa IFM at RMN stations para sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 updates. Sali na! Promo runs June 6 to August 5, 2016. CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Bigatin sa sarap, bigatin sa laman. Para sa bigating kainan na magaan sa bulsa. Per DANMIS permit number 0013, series of 2016. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Ayan, so may mga nagsasabi na, okay, ginawa ng Aquino administration yung kanyang papel na itinaas itong issue ng West Philippine Sea sa PCA, and then sa unang buwan pa lamang ng Duterte administration ay lumabas na ho yung PCA ruling pabor sa Pilipinas. So, ang mga payo ho, yung mga sinasabing ang unsolicited advice, eh dapat daw ho mag-start na ang Duterte administration na i-maintain yung momentum ng ruling at mag-start na ng bilateral talks. So, ano bang ibig sabihin ng bilateral talks? Yung bilateral talks, this is the style of Chinese government. Yung bilateral talks, dapat ang Pilipinas lang at saka yung China ang mag-uusap. Hindi dapat isama ang PCA, hindi dapat isama yung other countries. Bilateral means lang dalawa lang. Yun ang gusto ng China. Pero kung yun ang pag-uusapan natin, Philippines versus China, baka walang pressure on the part of the Chinese government. In the very first place, sino ba tayo? We are a small country. Yung Pilipinas is just a one province. Ganon kaliit ang Pilipinas. It's only one province of China. So kung makipag-negotiate tayo doon, then walang other observer, walang ibang participation ng international organization, baka maiba yung usapan. That's why mas maganda in international stage, but at least fair play or fair yung field na pag-uusapan natin. Okay, so yan. Pero at least pagkatapos yung PCA, nanalo na tayo. Oo. Ang ginagawa ng presidente is mag-appoint ng isang special envoy. Special envoy, at least may negotiation pa rin. I think this is the start na ng bilateral agreement, bilateral negotiations. Okay. Eto, sa mga nakalipas daw ho na presidente, bakit ho ba pinabayaan kung sinasabi nga daw natin na as early as 1950s or 70s pa itong nangyari? Let's say, si Cory, si Ramos, si Gloria, si Erap, nagsimula na ho itong panahon nila. Ngayon po, si Ramos, gagawing emissary ni Duterte, bakit ayaw niya hong tanggapin yung offer? May hidden agenda ba sa China? Ayan, si taga San Juan yung nag-text. Hindi natin ba matanong yan? Oo, masagot yan. Di pwede yan na presidente. Ano yung FBR? Oo. Pero ang sinasabi ng advantage daw ni FBR, meron na siyang, kumbaga, stature doon sa China. Yes, then may respect sa China. Kaya paano? Then former president, so one of our elder, di ba? One of our elder. Baka bigyan ng respeto ng Chinese government. Oh. Correct. Ayan. So, if you were to summarize, partner, itong isyong ito, ano yung sabihin na nating malaking advantage ng Pilipinas para tayo yung pabura ng PCA over West Philippine Sea issue? Yung malaking advantage natin is yung mga allegations natin or yung argument natin is based on the UNCLOS. So doon tayo nalo. Kasi ang Chinese government wala silang basis. Wala silang basihan kung hindi yun lang historical claim nila, yung Ming dynasty yung pinag-uusapan nila. In fact, na
na contradiction yan. Mm-hmm. Kasi mayroon silang mapa. Mapa ng China na hindi naman kasama doon yung original map talaga nilang panahon ng Ming Dynasty. Okay. Nagkuha natin yun. So we have a copy of a map about the Philippines nung panahon ng Ming Dynasty. I think ilang taon na yon. Hindi naman kasama yung Scarborough Shoal. Hindi naman kasama yung West Philippine Sea. So paano yan na nila i-claim na kasama yun? Di ba? So wala talaga silang basis. That's why ang basihan natin is the United Nations Convention of the Law of the Sea. And yung sa atin naman, we are claiming na that's part of our territory. Ang claim natin, it's part of our exclusive economic zone. Yes, okay, ayan. Tawag doon, partner. Nakakatuwa, no? Kasi sinasabi nila, ano ba naman ang Pilipinas, di ba? Parang sabihin na natin, no, pasintabi doon sa mga nag-aalmusal. Para daw tayong kulangot kumpara sa China, na sabi nga eh superpower na rin, 'di ba, in terms of economy, oh, yes. 'Di ba, yung kanilang arm, 'di ba, malalakas talaga compared sa Philippines. Mm-hmm. Pero dahil nga daw sa paninindigan ng Pilipinas sa international law, upholding international law, 'yun yung parang naging best asset natin, yes. 'Di ba, para pero feeling ng Chinese government para napahiya sila eh. Yes. Diba? So 'di ba? Napahiya sila. Mm-hmm. So anong magagawa ho natin ngayon? Eh siguro nasa kamay ng ating pamahalaan eh, no? Kung ano ang mangyayari after this PCA ruling. Oh, that's why tinignan natin kung magaling yung presidente natin about law enforcement, magaling yung presidente natin about anti-corruption, anti-drugs, tinignan natin yung kakayahan niya about foreign affairs, foreign policy, foreign negotiations. Kasi so, mahirap yung magiging presidente because we are not talking here kung isang mayor ka, alam mo na yung law enforcement, yung tax collection, how to do traffic rules, ganyan. But yung foreign policy, yun, isa yung mahirap din yan. Mm-hmm. So, kailangan talaga, tingnan natin yung kakayahan ng ating presidente. Yes, so okay. Alright, so sige partner, bibigyan kita ng sapat na panahon para anyayahan yung mga kababayan natin. Ano ba yung mga numbers to call para humakausap kayo at makapag-set ng free appointment. Yes, for free appointment, tatawag lang kayo for free legal advice. Tatawag kayo for an appointment, okay? Hindi kayo tatawag para humingi ng advice doon, okay? Tatawag kayo, humingi kayo ng appointment, okay? This is my landline number within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or sa mobile number po natin, pwede po kayong mag-text or tumawag, okay, for asking for schedule for meeting appointment sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Pwede din po kayong mag-visit po sa website natin sa www.marktolentinolaw.com. I repeat po, www.marktolentinolaw.com. O sa Facebook page po natin, www.facebook.com/marktolentinolaw. I repeat po, facebook.com/marktolentinolaw. Yung nakadilaw, ako po yun, ha? Mm-hmm. So, thank you for everything. And nandun din lahat yung mga TV programs po natin sa kabilang mga stations. Yes. So, and hopefully, before the year ends, pati itong program, masama na din. Oh, sasama na din. Doon sa collection mo of previous programs. Okay. On that note, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating nakasama sa loob ng himpilan, lalong-lalo na po sa inyo, na every Saturday morning ay sinasamahan po kami para po maging maalam tayo sa batas at syempre, no, yung sa kamalayan, no, partner, ng ating mga kababayan, makita nila yung significance nung every Saturday topic natin na dinidiscuss at ma-i-apply nila on their lives. So at least, ngayon, alam na nila ano yung mga kabit system. Alam na nila ano yung obligasyon ng isang asawa. Ngayon, alam naman nila ano ba yung Chinese and Philippine government. Ano malay natin doon? At least may in a basic layman's term, alam nila ano yung issue talaga ng China at saka yung Pilipinas na, na pinag-uusapan ngayon. Mm-mm. At ano man yung mangyayari po sa mga susunod na araw, susunod na buwan, taon, kaugmay ho ng usaping yan, sana ho
'di ba payo nga ng ating gobyerno maging mahinahon. Yung term nila partner ay kumbaga sobriety. Yes. But by the way, na I'm sure daming nagalit sa former president natin, but we have to congratulate him for the effort. This is one of his legacy. Mm-mm. Yung pinaglaban niya yung Pilipinas. In a peaceful manner. Yeah, in a peaceful manner, nag-file ang kaso. So, in this case, kahit na may mga kamalian siya, this issue. Mm-mm. So, kailangan natin siya i-congratulate. Okay. All right. Salamat po no sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod po na Sabado, kami po ang inyong partner sa batas. Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jockey Maestrado, ang inyong abogado. At Maestrado. Sa palatong tunang Talk to My Lawyer. Susunod na po ang programang Doctor's Orders kasama si na Dr. Jaime Galvestan at Nurse Broadcaster Natalie David. At dito nagtatapos ang usapang legal sa araw na ito. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Hanggang sa susunod na Sabado, Talk to My Lawyer. Maraming salamat po.